gaano karami yung tao na nagpupuntahang kusa sa mga political rallies, sa campaign rallies ni Vice President Lenny Robredo, mga kaibigan. At itong mga supporter niya, pag tinanong mo, alam ang issue, bakit nila iboboto si Lenny Robredo? Pero itong mga botante nila, hindi alam ang mga pinagsasasabi. Ha? Puro daw. Ha? Puro daw. Ganito daw. Ganon daw. Ayan po, mga kaibigan. Hindi nila alam ang kanilang sinasabi kung bakit nila iboboto yung kanilang mga kandidato. Hindi nila alam, mga kaibigan. Itong mga butante ni Vice President Lenny Robredo ay naiintindihan nila kung ba't nila iboboto si Robredo dahil saan? Sa kanyang track record na binubuo ng integridad, competence, yung kakayahan, di ba? Mga kaibigan. At sipag, ha? At pagiging malinis. Eh, gusto ko nang maniwala minsan na totoo ang sinasabi ng mga naninira kay Vice President Lenny Robredo. Yung sa umpisa pa lang, ginagamit na nilang paninira na si Vice President Robredo raw ay bobo. At ngayon, meron pang lutang. Kung ano-ano sinasabi, yung lutang, yung wala ka sa sarili mo, di ba? Lutang ang isip mo. Yun ang ibig nilang sabihin. Gusto ko nang paniwalaan yun. Talagang bobo nga si Vice President Lenny Robredo dahil isipin mo, naging Vice President ka, hindi ka nagpayaman. Abay, bobo ka sa mga katulad nila ng kanyang mga kalaban at ng mga walang hiya sa gobyerno. Ituturing kang bobo talaga. Hindi ba? Eh, pumasok ka nga sa custom eh. Malinis ka. Pumasok ka dyan sa custom. Na ilagay ka dyan bilang empleyado sa custom. Tapos eh, hindi ka tumatanggap. Di ba? Ang unang gagawin sa'yo dyan, pag hindi ka tumatanggap, ang epekto nun, katatakutan ka. Di ba? Ng mga kasama mo. At ang unang gagawa ng paraan, para ka hindi magtagal dahil nagiging panganib ka sa katarantaduhan at pagnanakaw nila, pagpapayaman nila, aba eh, iimbentohan ka niyan. Ha? Iimbentohan ka para ikaw ay mawala. Ha? Bilang sagabal sa kanila. Oh, gagawang kanila ng kasalanan kahit hindi mo ginagawa. Ganun yan eh. Yung mga magnanakaw, isang community rin yan. At diyan kailangan, parang fraternity yan. Ha? Fraternity ng mga magnanakaw. Kailangan kasali ka sa ginagawa nila. Pag hindi ka sumali, abay, panganib ka na sa kanilang pagnanakaw. Di ba? Threat ka. Oh. Kung papaanong itong si Digong nyo ay threat sa international security. Panganib sa pandaigdig na siguridad itong si Digong nyo. Sapagkat ipinaubaya niya sa bansang China ang pagkamkam sa ating mga teritoryo na nagsasapanganib sa seguridad ng mga bansa sa daigdig. Mga kaibigan, ano ho? Okay. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bakit importante ang 2022? Hindi naging madali para sa Pilipinas ang nakalipas na halos na 6 na taon. Nagkawatak-watak tayo at nagkaroon ng hindi inaasahang pandemya at maraming sakuna. Ngayon 2022, aang taon muli. Ikaw, ako, tayong lahat. Ibabalik natin ang mga nawalang oportunidad para guminhawa muli ang ating buhay. Paano? Aayusin natin ang pandemic response, ibabalik natin ang sigla ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ayuda sa mga mamamayan at sa iba't ibang sektor gaya ng agriculture, tourism, MSMEs at iba pa para maibsan ang kahirapan at makalikha ng mas maraming trabaho. Patuloy pa rin tayo magbabantay laban sa korupsyon at ngayon tayo ay nasa social media age, magtulungan tayong labanan ang digital threats gaya ng fake news at trolls. Magbabago ang lahat sa 2022 kung ikaw, ako at tayong lahat ay magtutulungan dito. Walang iwanan, tuloy-tuloy lang ang laban. Bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money.